Yo, guys! Check, kamusta? Mag-update tayo ngayon, mga kapatid, sa ating Axie Infinity, no? So, babasahin ko lang lahat ng mga nakita ko dito sa ating Twitter, ha? Yung mga update natin sa Axie Infinity. No, unahin na natin dito sa ating Ronin, ayan. Kasi, syempre, ito yung highlights ng mga update nila ngayon dahil bukas na ang ating Ronin Bridge, no? So, ayan, na-reimburse na yung mga pera ng mga nag-invest, no? So, ito. Ronin is the number two blockchain by all-time NFT volume. Second only to Ethereum, sabi niya. No? So, dito, kung titignan natin, number two yung ating Ronin. Pero, pag pinitignan sa source ngayon, is number five na siya. No? So, mabilis ata magbago ang mga rank. No? So, number five na yung Ronin, pero kanina lang yan, guys. Eh. No? So, pero at least, nasa number five pa rin. No? Sa sales volume yung ating Ronin. No? So punta ngayon tayo dito kay dito muna tayo sa Mech Infinity. Ayan. Mech Infinity tayo, guys, oh. So ito, naglabas sila ng leak ng mga picture, no? Final concept design of the Mech Beast. Beast are characterized. Characterized, no? By high damage with their critical hits and by combining their skills, they can finish their enemies quickly. Oh, next steps, 3D art animation battle arena. So ito nga, guys, no, ito yung parang sa Beast daw, no, na robot, no. Ayan, no, Mech Beast, no, nakalagay. So kung titingnan natin, kasi 'di ba, ito puro robot eh. Siguro meron din mga mech na iba para sa mga ibang class, 'di ba? Kasi ito nga sa Beast daw eh, 'di ba? So baka meron din sa iba. So, eh, no, meron siyang logo ng Beast sa kanyang dibdib, no, na robot. So, hintayin pa natin yung ibang update ng Mech Infinity. Pero at least, pinakita nila sa atin yung konting leak ng kanilang robot ng Beast. No? So, dito naman tayo kay Jiho, guys. Dito kay Jiho, wala nga naman party. Ito, ay hindi. Tagal na yan eh. Wala masyado si Jiho, guys eh. Ayan, no, parang ano lang to. Napansin ko rin to sa kanya eh. Parang naglalaro ngayon si Jiho, guys, ng Origin, no? Talagang parang naglalaro siya ngayon, inaaral niya yung mga, talagang ini-experience niya yung mismo dun sa maglaro ng Origin, ayan, no? So okay yan para bilang isang developer para malaman niya yung mga kung sakaling may bug siya na mapansin or may mga OP, no, mapapansin niya, no? So ayan, tapos dito naman sa Axie Infinity, syempre, ito pa rin yung kanilang Ronin Bridge. No, ito si Papa Norin, no? The reason I'll be team Axie Infinity and Sky Mavis HQ despite all the prog ups, they've stuck to the vision and keep pushing forward, proving themselves over and over again, no? So ito nga yung kay Psych Out, no? Parang may tweet kasi si Psych Out eh, pero ito muna yung basahin natin sa kanya. In peak bull market October 2021, sabi ni Psych Out, I attended a fireside chat with blockchain MG of PGVs, no? Where we talk about Axie Infinity and the play to earn narrative. So ano pa to, guys, ah? October pa to 2021. No? This has historical significance in the bear market as we are being accused of running a Ponzi scheme, sabi niya, no? So ayan. Pero nabanggit niya rito, play to earn, di ba? So, sabi niya dati, hindi niya binabanggit yung play to earn. Pero dito, and the play to earn narrative, nabanggit niya. No? Bayabas din to si Psychout eh. Tapos ito, guys, ito yung usapan nila Zayori tsaka nila Cloud White. Si Cloud White lang nakilala ko dito eh. So, tapos naman, dito naman tayo kay Philip La, guys, ito. Still building, still expanding, looking for more hands on Origin, no? So ito, sa mga gamer, game designer dyan, pwede pa kayo mag-apply kay Philip La. So magiging kasama kayo sa team ng Axie Infinity. Ayan, UX designer. Ayan, pwede kayo mag-apply, kiklik nyo lang. GD, we ideally want on the ground in Vietnam. UX designer has a bit more flexibility on location. So mas ataan lang mga Vietnamese eh. Now with awesome people, you know, sabi niya, no? Hello Racers. Ito sa Lunasia Cup, no? Meron silang update. Today we gonna talk about the traits that every Axie have and how your Axie
stats will influence your race, no? So ito guys, sa Lunacia Cup to, yung parang karera, 'di ba? So ayan, endurance, using the Axie HP, it will control how much time the Axie is going to be under status effect. Ayan, handling, using the Axie skill. This trait will define how good the Axie is to make curbs and accelerate, no? Yung mga pag ano niyo diyan, banking niyo ng ligaw. Stamina. Using the Axie morale, this trait will define how much stamina the Axie will have to use the action like jump, drip, and others. Ah, so ganun pala yun guys, no? So dito sa stamina, yung moral natin. Dito sa handling, yung skill. Yung endurance naman sa HP. So ito naman, yung speed na to, syempre, will determine the Axie running speed in general with and without the boost. No? So ibig sabihin, mauna dito yung mga bird. Di ba? Pero mahina yung stamina ng mga bird, di ba? Ay, yung endurance nila mahina, no? So, using the Axie HP, it will control how much time the Axie is going to be under status effect. So, ayan, makakulang sila ng endurance. No? So, ganun yung mangyayari, guys, no? Ito yung update na nito, Lunacia Cup to, guys. At silipin nga natin tong Lunacia Cup. Oh, so, wala. Yun lang yung pinaka-update nila na bago, eh. No? So, at least ngayon, nag-update na yung Lunacia Cup. Maraming nag-aabang ng update niyan, eh. No? So, punta naman tayo ngayon dito sa esports, guys. Esports for everyone. Sabi nila dito, guys, dahil nga palabas na yung Origin, it's official. Esports for everyone is switching to Axie Origin. As of July 1st, no? Sa July, ano yan? July 1st. Ano ba ngayon? 29. So, anong araw yun? June, July 1, Friday. So, sa Friday, we will switch from B2 to B3, no? To Axie Origin tournament per day. Let's go, sabi. So, ngayon, mag-switch na sila sa Axie Origin kasi nga, unti-unti nang iiwan ang B2. Wawa naman yung mga... Pero, nandiyan pa naman yung B2, eh, di ba? So, ibig sabihin lang yan, mag-switch lang sila sa mga tournament siguro, no? So, ayan, no? So, everyday ata, naglalaro sila ng tournament dito sa Esports for Everyone. So, ngayon, pero B2 yung nilalaro nila. So ngayon B3 na ngayon sila sa July, sa Biyernes, no? So ayan, Ronin Bridge is open. You can withdraw or deposit between Ethereum network and Ronin network. So ayan guys, no? Eh yun yung mga update. Ito yung ano, yung tweet ni Psychout, guys, no? Basahin lang natin ito. The sustainability of the Axie economy has always been a top priority and is mentioned at length in the white paper. So, ito yung white paper ng Axie Infinity. With Axie Origin, we are moving into a new era of Axie Infinity which encompasses these ideals. More fun, more sustainable, a real game, sabi, no? So, ako guys, bullish ako masyado sa Axie Infinity, no? Although, kahit di pa ako nakabili ng land kasi marami nagtatanong, yung iba kasi nakabili na sila ng land, no? Sa akin kasi, parang, syempre, nasa crypto na tayo. Parang sa akin, mas... Para sa akin lang ha, parang mas gusto ko yung mga coins muna, no? Kasi nga nasa bear market eh. So, para sa akin, mas gusto kong bumili ng mga coins na mabababa ngayon, no? So, yung mga asset ko, binibili ko na lang muna ng coins. Saan ako bibili ng land? Kasi parang sa tingin ko matagal pa yung land eh. Kumbaga matagal pa siya mapapakinabangan. So, although bullish pa rin ako sa Axie Infinity dahil nga syempre palabas na yung ating Origin. Origin talaga yung inaabangan. Eh, yun yung parang pinakabuhay natin eh. Kumbaga, dyan babawi yung Axie Infinity paglabas ng Axie Origin, no? So, ako, kung sakaling madeds na yung Axie Infinity paglabas ng Origin dahil hindi pumatok, yun na yun, di ba? Kumbaga, wala tayong magagawa. Aanuhin mo yung land. Kung paglabas ng Origin, eh, hindi naman... Kunyari, biglang suwablay yung Origin. Di ba? Kumbaga, na-disappoint yung mga tao. So, ano pang ano ng land, no? So, para sa akin... Inuna ko muna yung ano yung mga coins. Pero bullish na bullish ako sa Axie Infinity, guys. Hindi porkit di ako bumili noon, bibili pa rin ako noon, no? Syempre. Kumusta pag nagkaroon tayo ng ano, bibili tayo niyan. Inuna ko lang muna yung mga coins. Tsaka ako, number one sa akin talaga ng NFTs, Axie Infinity. May lumabas man na magandang NFT, syempre i-cover natin 'yan, lalaruin natin 'yan. Pero syempre, malaki yung ano natin sa Axie Infinity. Ito nga, sabi, pares kami nito ni Elijah. Ayan, sabi niya, if Axie fails, I'm leaving NFT gaming. I fell in love with this game and I'm committed to seeing it succeed
at all cost. I didn't get involved to chase the hopes of others' developments. I'm here because there was an immediate spark the moment I bought my first team. So, ganun din ako, guys. Nung bumili ako ng Axie dati, ang pinakaunang-unang Axie ko pa is Aqua, double Aqua, tapos Plant, no? So, simula nun, talagang naglalaro na ako lagi nun. Tapos, although hindi naman tayo nagtatap sa leaderboard, pero at least ini-enjoy ko yung game. Tapos, medyo mataas din naman yung nakuha nating ano doon. Nag-grind natin na SLP, no? So, doon pa lang, okay na ako doon, eh. Kumbaga, tapos in-steam natin, ayan, lumago yung channel natin. So, malaki yung ano natin dito sa Axie Infinity. Kaya, para sa akin, kapag dito pa rin talaga ako sa Axie, kahit na may mga lumabas na NFT, syempre lalaroin natin yan, enjoy natin, gamer tayo, eh. Pero, yung suporta natin sa Axie Infinity, patuloy lang yan, no? So, ganun lang ako, guys, no? Kasi yung iba sabi, parang di ko raw love kasi di ako bumili ng land, eh. Siyempre, love natin yan. Kaya lang, siyempre, gamitin. Ako kasi, parang ang naisip ko agad noon, mabababa yung mga coins. Tulad ngayon, di ba? Mabababa ng mga coins, eh. So, mas advisable sa akin na bumili ng muna ng mga coins. Kasi yung land, parang sa tingin ko, matagal pa naman siya, eh. Kumbaga, yung land gameplay o yung mga gagawin sa land, mga project doon is matagal pa. Unahin pa yung origin, no? So, sayang kasi yung chance na hindi mo mabibili yung mga mabababang coins sa bear market. Sabi nga lang, hindi natin alam kung kailan yung bear market, eh. Malay mo, eh kung biglang sa mga next month, eh ito, biglang mag-bull market na. Tapos, lahat ng asset mo nasa land. So, sayang, di ba? So, yun lang tayo. So, mag-update tayo ngayon ng coins. Ito yung pinakaano natin. So, kung papansin ninyo, yung Bitcoin, pababa na naman, guys. No? Kaya, syempre, ano pa, hatakin yan yung ating mga coins, no? So, ayan, dito sa 7 days, andito ngayon siya sa 1.1, no? So, tignan muna natin yung ating run kasi syempre kabubukas lang, no? So, hindi natin kasi alam, di ba, sabi nga nila magpapump, no? Pero kasi, yung iba na nakuha na yung kanilang mga asset, siguro dahil, syempre, dahil nga na-hack, eh, di ba? So, inisip nila, once na mabalik lang sa akin to, mag-out na ako. So, siguro yung iba, nag-out na, no? Nag-exit na. Pero, tignan nyo, guys, so, bumaba yung ating run, bumagsak siya, no? Kung titignan nyo ng 7 days, yung ina-expect natin na magpa-pump, dito lang siya nangyari hanggang 21 lang, no? Hindi man lang siya pumalo ng mga 30 pesos. Tapos ngayon, pababa na ulit siya, no? So, tapos, AXS natin, ito, yung sinasabi nila na parang bababa daw yung AXS dahil, pag nagkaroon ng land staking, syempre, dadami yung tawag dito. Lalabas na AXS, no? So, sabi nila, bababa daw. Pero hindi natin alam yan, guys, no? Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Sabi nga nila, yung mga nag-land stake, syempre, ikatutuwa nila yan. Ay, land stake. Yung mga nabumili ng land, no? Ikatutuwa nila yan, no? Tapos, ang ating last, SLP, guys, no? Ayan. Ang ating SLP, 0.21, no? So, ano na to, guys, ha? Mababa to ngayon, 0.21, no? Pero, kung ikaw bibili ka nito, kung machempohan mo ng mga 0.19, 0.18, yun na yun. Dun masarap talaga bumili, no? So, ayan. Di pa natin alam kasi hindi rin natin alam ang takbo ng ating Bitcoin. Kasi pag yung Bitcoin natin bumaba ulit ng mababa sa 1 million, maapektuhan ulit yan yung ating mga coins. Di ba? Pag yan bumaba ulit ng 900,000, tawag dito, bumaba siya. Kasi tignan nyo, ngayon 24 hours, so, na gano'n siya, 1,097,000, no? So, muntik na siyang bumaba, no, guys, no? Pero hindi pa na, abang-abang lang tayo, guys, no? Ayun muna yung update natin ngayon, no? So, ngayon, pinaka-abangan na lang natin is yung ating paglabas ng origin, no? Na meron ng token, no, guys? So, ayun yung update natin ngayon. Bukas, mag-update ulit tayo. Medyo late na ako nakapag-update ngayon kasi may lakad tayo kanina. No? Ayan, no? Through the fire and the flames, we carry on, sabi. Sa Axie Infinity, no? So, mapapansin naman natin yan, guys, no? Axie Infinity lang talaga yung tuloy-tuloy ngayon. Kaya saludo pa rin talaga sa mga developers. Talagang hindi nila binibigyan ng, alam nyo yun, yung parang puro hope yung binibigay talaga nila. Talaga may pag-asa dahil everyday, every update, meron tayong nakikita dito sa Twitter, no? So,
So, ayun lang i-update natin ngayon, guys. Kita sa susunod. Ako, bullish na bullish pa rin ako sa Axie Infinity. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe sa ating channel. Kita tayo bukas. Maraming salamat at magandang araw sa inyo, mga kapatid.